Halos mapuno ng mga katutubong ITA at Badyaw ang Kamuning Police Station matapos silang masagip ng mga social worker at police kagabi. Lahat sila ay namamalimos sa kalsada at ang iba ay kumakatok pa sa mga sasakyan. Nasa 100 ang katutubong ITA na mula sa Purac, Pampanga at Zambales, habang ang iba ay katutubong Badyaw na mula naman sa Zamboanga. Ayon sa polisya, nakatanggap sila ng reklamo mula sa ilang residente at motorista na kapag hindi nabigyan ng limos, ay nagagalit daw mga katutubo. Ginagawa namin ito para sa kanilang kaligtasan na rin kasi maaari silang madisgrasya sa kalsada, masagasaan. Kaya ginawa namin yung operation na to. Giit na mga katutubo, gusto lang nila magkapera ngayong magpapasko. Hindi rin naman daw nila pinababayaan ang kanilang mga anak. Ay talagang Pasko lang ang pag pinupuntahan namin dito. Kahit bata, hindi namin pinabayaan yung bata. Tingnan nyo, nakatali sa likod. Namamasko lang sa tuwing December, kuya. Kasama niya mga anak niyo? Oo, kasama. Wala, syempre, iwan sa bahay, walang mag-alaga sa kanila. Sa panayam ng Social Services Development Department ng Quezon City sa mga katutubo, sinabi ng ilan na may nagdala sa kanila sa Metro Manila. Ikinababahala ito ng mga social worker dahil nagagamit daw sa panlilimos maging ang mga bata. We are dealing with PNP for possible na whoever responsible sa pagpunta nila rito sa Metropolis. At yun ang inaalam para in case may magagawa tayong para legal action. Pero ayon sa ilang katutubo, kusa silang pumunta rito sa Metro Manila. Yung mga term namin, mga kung halimbawa nagani kami ng luya, kung halimbawa isang sako, baka ano kami doon sa mga 500, yun po yung pagkasa namin papunta dito. Dinala sa Jose Fabella Center sa Mandaluyong mga katutubo para makuhanan ng mga impormasyon bago sila i-turn over sa lokal ng pamahalaan kung saan sila nakatira. James Agustin, GMA News.